we're filing additional information sa kaso ng DAP nila Senator Francis Drilon, Senator Kiko Pangilinan, Senator Trillanes, based on information that we have received from ordinary people na gusto ng tumulong. First of all, sirs, let's put things in proper order. Ayos natin. Yung investigation nila ngayon against the President, through SAP. It's a character assassination against the President through SAP dahil sa kanilang nahaharap kong mga controversies, lalo na sa DECBAC siya, itong mga kapasok na hearings ko nila sa kanilang corruption. Ngayon, itong kaso ko pinasok ko nila na wala namang ebidensya. Sinabi na ko ni former Court Mercado, Admiral Mercado, na hindi niya sinabi yun. Wala sila ebidensya na ipapasok sa korte dahil wala naman sila in first place ebidensya na ipapasok. It is really purely character assassination against the President, Rusak Bongo. Now, we are filing this para ibalik yung investigasyon doon sa DAP. May pinapasok nila sa DAP. Ngayon po, dito sa mga additional information na nakita po namin, na ibinigay po sa amin, makikita ni Senator Franklin Delon, officially, ang nanuhol at ang hingiin ng mga nanuhol sa mga senador para kung sa kanilang mga pagpapartipartihan na DAP, kung kanilang i-impeach si Justice Corona, andyan po yun. We have submitted this, we submitted dito na DOJ offendee. Number two, na yung pera pong ginamit nila, dahil ni Senator Franklin Drilon, very questionable dahil yung example ng ICC niya na sa funding, umabot, lumalabas ang 800 million na funding, 250 nilagyan niya ng PDAF niya, tapos nilagyan pa niya ng DAP niya na 150. May funding na appropriated yun, na nalagyan niya, kinuha na niya ng 200 sa PIESA, kinuha na niya ng 200 sa tawag niya, BPWH, tapos ilagyan niya ng PDAP niya, 650, 300 million na nagsumula yung project na yun, umabot po rin ng over 600 million, nilagyan pa niya ng DAP niya ng 150. Malinaw po sa record yun. Ito may ebidensya po ito. Sinasabi namin, si SAP, wala silang ebidensya, ito meron. Tapos, of all, si Senator Trillanes na naglabas ng mga ghost project niya, ng mga lamp post niya, ngayon pumasok po sa amin na meron po pala siyang mga ghost classrooms. Wala katapos ang ghost project sa Senator Trillanes sa kanyang DAP. Dapat lang po una pong PDAP. Tapos ang mabigat dito, ito si Senator Pangilinan, na painunahan pa si Trillanes. He was the first one to receive DAP. At ang inilagay niya mga nilagay, ito documented, ang nilagay po niyang mga pinanda niya rito ay mga youth centers para sa kanyang Juvenile Justice Act. Kasi matalang nagtanong-tanong kami, dito po sa Metro Manila, yung nilagyan niya ang youth center, tingnan nyo na lang po kung saan dito, mga youth center na itinayo ng mga private organization. Yung isa, wala namang accreditation ng government. So, that could not been when he put this, that, sabihin po ito, these are all ghost projects. No, ang sinasabi po natin dito, plainly, clearly, itong magiging investigation na against the President Rusa, it's purely character assassination by this corrupt official, corrupt senator, Dilon, Pangilinan, Trillanes, akama nito sila Pinoy, sila Marohas. Dahil dito po sa timeline, na ibibigay ko po sa inyo, pati si Angara. Dito po sa timeline, makikita nyo, no? Si Senator Dilon mismo ang nagsulat officially sa mga senator, hindi sila na prate para bigyan sila. Tapos, noong the same day or the day following na ma-file ang impeachment complaint sa Congress, ito po, pinahil ang impeachment complaint sa articles of impeachment ng Congress, pinahil sa Senado noong December 11, December 13, 700 million pesos, over 700 million pesos, 722 million pesos na nadapo ang lupa sa Senado. Now, ang sinasabi po nila dito, hindi na po nila alam na DAP, pero alam po nila na yung PDAP nila, Virilon, alam niya na yung PDAP na binigay niya 250 million, tapos yung binigay pa niya 150 million, it's over and above this PDAP. So, how can he say na hindi niya alam ang DAP? Pangalawa, noong araw po na i-deliberate ang DAP or ipinilisanta ni Secretary Abra, dito po, after the audio DAP documents are with the DOJ already, these are additional information na wala. Noong araw na ipinilisanta ni Secretary Abra, ang DAP sa Kongreso o sa Senado, by the way, presentations lang po yun, ha? Present were in the record, nakalagay doon, andun si Trillanes, andun si Marrojas. On the same day, doon din po pinirmahan ni President Aquino yung DAP. On the same day, doon din po nila inaproban. So, doon din nila hinir, doon nila inaproban ni Pinoy,
yun din po nila present. How can that all be done in one day? Conspiracy. Kaya nga ipresenta yung DAC, presuming na aproban na ito. Ibig sabihin, this is a setup. The whole corruption, the whole conspiracy was set up really to impeach the former Chief Justice Corona. Now, you talk about corruption. These guys are trying to project that they are anti-corruption by saying na corrupt itong si Presidente, corrupt ito si Secretary Bongbong. Pero hindi mo pang support, basta ang support na si Minhas. Ito po, sa nila itong mga perang to, hindi pa tayo maabot sa pedas. Kayo po ang corrupt. So, everything said and done. Labas ang ebidensya nyo, kami meron. Yung mga kaso nyo lapang dito sa kay Sir Bongbong, dali nyo sa korte. Ba't yung dadali ng Senado? O sige, gusto nyo dali ng Senado? Pero wala na po kayo, ano? Wala na po kayo. Answer this. Ilabas nyo, pero nang taong bayan to. Ang dami nyo pinatay sa Dimbasya. Bakit hindi nyo investigaan po yan? Yan ang mga pinag-uusap natin. Yung investigation against the President through Sir Bongbong. Now, we are filing this para ibalik yung investigasyon dun sa DAP. May pinapasok nila sa SAP. Ngayon po, dito sa mga additional information na nakita po namin, na ibinigay po sa amin, makikita ni Senator Franklin De Leon, officially, ang nanuhol at ang hingi ng mga nanuhol sa mga senador para dun sa kanilang mga pasaparte-partehan na DAP kung kanilang i-impeach si Justice Corona, andyan po yun. We have submitted this, we submitted this to the DOJ already. Number two, na yung pera pong ginamit nila, dahil ni Senator Franklin De Leon, very questionable dahil yung example ng ITC niya na sa funding umabot lumalabas sa 800 million na funding 250 nilagyan niya ng PDAP niya tapos nilagyan pa niya ng DAP niya na 150 may funding na appropriated yun na nalagyan niya kinuha na niya ng 200 sa PIESA kinuha na niya ng 200 sa tawag na PPWH tapos nilagyan niya ng PDAP niya 650 300 million na nagsumula yung project na yun, umabot po rin ng over 600 million, nilagyan pa niya ng DAP niya ng 150. Malinaw po sa reference yun. Ito may ebidensya po ito. Sinasabi namin, si SAC, wala silang ebidensya, ito meron. Tapos, of all, si Senator Trillanes na naglabas ng mga ghost projects niya, ng mga lang post niya, ngayon pumasok po sa amin, na meron po pala siyang mga ghost classrooms. Wala katapos ang ghost projects kala si Senator Trillanes sa kanyang DAP. DAP lang po, una pong si DAP. Tapos, ang mapigat dito, ito si Senator Pangilinan, napainunahan pa si Trillanes. He was the first one to receive DAP. At ang inilagay niya mga nilagay, ito documented, ang nilagay po niyang mga pinanda niya rito ay mga youth centers para sa kanyang Juvenile Justice Act. Sa matalang nagtanong-tanong kami, dito po sa Metro Manila, yung nilagay niyang youth center, tingnan niyo na lang po kung saan dito, Articles of Impeachment ang Congress tonight sa Senado noong December 11. December 13, 700 million pesos, over 700 million pesos, 722 million pesos na DAP. ang luwa sa Senado. Now, ang sinasabi po nila dito, hindi na po nila alam na DAP. Pero alam po nila na yung PDAP nila, Virilon, alam niya na yung PDAP na binigay niya 250 million. Tapos yung binigay pa niya 150 million, it's over and above his PDAP. So, how can he say na hindi niya alam ang DAP? Pangalawa, noong araw po na i-deliberate ang DAP o ipinilisanta ni Secretary Abad, dito po, the audio of that documents are with the DOJ already. These are additional information na lang mo lang. Noong araw na ipremisenta ni Secretary Abad, ang DAP sa Kongreso o sa Senado, by the way, presentations lang po yun, ha? Present were in the record. In the record, nakalagay doon, andun si Trillanes, andun si Marrojas. On the same day, mga youth center na itinayo ng mga private organization. Yung isa, wala namang accreditation ng government. So, that could not been where he put this DAP. Sabihin po ito, these are all ghost projects. So, ang sinasabi po natin dito, plainly, clearly, itong magiging investigation na against the President Rusa, it's purely character assassination by this corrupt official, corrupt senators, Dilon, Pangilinan, Trillanes, akama nito sila Pinoy, sila Marrojas. Dahil dito po sa timeline, ibibigay ko po sa inyo, pati si Angara. Dito po sa tayo na makikita ninyo, no? Si Senator Trillon mismo ang nagsulat officially sa mga senador, hindi sila na project para bigyan sila. Tapos, noong the same day or the day following na ma-file ang impeachment complaint sa Congress, ito po, pinahil ang impeachment complaint sa Congress na impeachment we're filing additional information sa kaso ng DAP nila Senator Pangilinan, Senator Chico Pangilinan, Senator Trillanes,
based on information that we have received from ordinary people that is going to go along. First of all, sir, let's put things in proper order. Ayos natin. Yung investigation nila ngayon against the president, through SAP. It's a character assassination against the president through SAP. Dahil sa kanilang nahaharap kong mga controversies, lalo na sa Dengbak siya, kung mga papasok ng hearings ko nila sa kanilang corruption. Ngayon, itong kaso ko pinasok ko nila na wala namang ebidensya. Sinabi na ko ni former court Mercado, Admiral Mercado, na hindi niya sinabi yun. Wala silang ebidensya na ipapasok sa korte dahil wala naman sila in first place ebidensya na ipapasok. It is really purely character assessment.